Hi, isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ano mong oras ninyo mapiling buksan ang ating Dr. Love webisode? Ako po ang inyong love counselor at kaibigan, Al Pedroche, ang inyong shoulder to cry on sa panibago nating pagtunghay ng isang sulat na nagsasaad ng kanyang suliranin sa pag-ibig. Kayo po ba ay nakaranas na na mag-commit sa inyong kasintahan na magpakasal? Pagkatapos ay nagdadalawang isip kayo kung itutuloy ang kasal o hindi. Ganyan po ang nilalaman ng ating sulat na tatalakayin sa araw na ito. Padala po ng isang nagpapatawag sa pangalang Hasmin. Dear Dr. Love, mapagpalang araw po sa inyo. Isa po akong OFW sa gitnang silangan. Itago mo na lang ako sa pangalang Hasmin. Bago ako umalis sa bansa, mayroon akong nobyo na gustong sumunod sa akin. Pero nagkaroon ng problema ang kanyang mga papeles at maging ang pang-placement fee kaya hindi ito natuloy. Ikinalungkot ko ito. Hanggang sa makakilala ako ng isa ring Pinoy, naging magkaibigan kami. At dahil sa madalas na paglabas, natukso ako makipagrelasyon sa kanya kahit alam kong may asawa na siya. Ngayon po ay buntis ako. Nagpasya ako na umuwi na sa bansa. Hindi ko po ipinagtapat sa ama ng aking dinadalang sanggol ang kalagayan ko. Na makabalik ako sa bansa, sinabi ko sa aking nobyo ang kalagayan ko. Noong una, hindi niya matanggap. Pero marahil, dahil sa laki ng pagmamahal niya sa akin, nagpasya siyang magpakasal na kami sa kondisyong walang ibang makakaalam ng aking kalagayan. Aariin niyang kanya ang bata, kaya hindi ko dapat ipagtapat sa tunay na ama nito. Pumayag ako, Dr. Love, para makaiwas sa malaking kahihiyan. Pero habang nalalapit ang aming pagpapakasal, nagdadalawang isip ako. Gusto kong maglayas na at huwag nang ituloy ang kasalan. Payuhan mo po ako. Maraming salamat at sana lumagana pa ang inyong kolon. Hasmin. Alam mo, Hasmin, pambihira mga lalaking handang panagutan ang anak ng ibang lalaki sa babaeng kanilang nakakasalan. At para sa isang babaeng nasa katayuan mo, ay posibleng sunggaman mo agad ang pagkakataon. Pero mag-isip-isip ka. Sapagkat sa ngayon, ay maaaring pag-ibig ang nadadama ng lalaki para sa iyo. Pero paano kung nagtagal na ang inyong pagsasama? Alam mo, posibleng maging dahilan yan ng inyong pag-aaway. Maaaring isumbat niya sa iyo ng paulit-ulit ang kanyang ginawang pag-ako sa iyong naging anak sa ibang lalaki. Kaya kung ako ikaw, ay mag-iisip ang mabuti. At kung maaari, ipagtapat mo sa iyong magulang ang iyong katayuan. Sapagkat ang magulang ay laging nalalaman ang tamang solusyon para sa suliraning katulad ng tinataglay mo. Huwag kang matatakot. Ang magulang ay magulang. Hindi kanila pababayaan. Alam mo, hindi solusyon na magpakasal ka sa ibang lalaki para magkaroon ng ama yung dinadala mong sanggol. Kaya uulitin ko, ikonsulta mo sa iyong magulang ang problemang tinataglay mo sapagkat sila ang makatutulong sa iyo. Affectionately yours, Dr. Love. Kung kayo po mga kaibigan ay may mga love problems, huwag po ninyong sasarilinin. Isanggunin ninyo sa amin. Find a shoulder to cry on. Ganito po ang aming email address, drlovepsn@gmail.com. Hanggang sa muli, God bless.